Ito sa tindahan. Nakakaawa naman po siya. Bulag po. Isang mata niyo. Tingnan niyo po. Neng? Muneng? Ano? Nasaan ang baby mo? May dalawa pong anak yan. Hindi po niya pinababayaan yung dalawa niyang anak at siya ay bulag. Nakakaawa naman po ang ako. Si Muneng. Saan ka pa? Pag nandito po ako sa ano, pinapakain ko naman po yan. O, kaya na, bebe. Kaya na, bebe. Ito po, ito po. Pre, ito mo na. Huwag mo na anin yung mga anak mo. Mamaya na. Naririnig po niya yung mga anak niya. Mamaya na. Kumain ka na muna. Mamaya na. Mamaya na punta ng mga anak mo, ha? Naririnig niya yung mga anak niya po. Naririnig. Hindi siya mapakali pag naririnig niya yung mga anak niya. Kasi mahal naman niya yung anak niya, eh. Dalawang kuting po yung anak niya. Hinahanap na naman yung nanay. Yan po ang akin muna dito sa kagawaan. Dito sa aming tindahan. Pinaalaga ko po siya pakainin. O, pupuntahan na yung kanyang anak. Halika na dito. Punta mo ng bebe mo. Pupuntahan na ba yung mga bebe niya? Nasaan? Ayun! Ayun, ang dalawang bebe pala niya. Naririnig niya yung iyak ng dalawang bebe. Ayan ang nanay niyo, pinakain na. Ayan. Ano? Pakain ka pa? Bigyan pa kita ng pagkain, Muneng? Ha? Uh-huh. Ayan, anak-anak mo, oh. Ayan, oh. Ayan ang mga anak mo. Ayan, oh. Oh, ganyan na. Ang payat po ni Muneng, eh. Kasi pagkagabi, mag-uwi kami. Ayan, pero at least po, nabuhay niya yung dalawa niyang anak. Nagulat na nga lang kami, buntis pala. Tapos yung may anak na. Nakalagay na pati sa kamo. Ito siya ng anak. Ano mo na eh? Kumusta na, ha? Hmm? Kumusta na yan? Ha? Ano yan? Gutom? Gutom din? Nakabulag din yung isa. Bakit bulag din yung isang anak mo? Ha? Tama na pa sa iyo, bulag. Patingin nga. Ano bulag din yung anak mo? Ngayon ko lang napansin. Bulag din ang bebe. Halika na lang. Huwag matatakot sa mama. Huwag matatakot. Huwag matatakot. O, bulag din po siya. O, kawawa naman. Yung anak niya, bulag din. Nagmana pa sa nanay. Halika na dito. Kain na muna dito. Halika dito. Halika, Muneng. Muneng, halika kakain. Ning! Halika dito kakain. Kain muna dito. Mamaya muna punta ng anak mo. Meron pa dito pagkain, oh. Kain na dito. Ayan, kain na. Mamaya na yung mga anak mo. Bakit nabulag yung anak mo, ha? Halika, kain ka, Muneng. Napakaila po ng dalawang anak niya. Natatakot baka kung anong... Ayan, baka nag-away yung magkapatid. Ayun yung nabulag. Kawawa naman, nabulag na din. Kawawa naman ang mga pusa ako din ito. Napakababait pa naman itong mga ito. Kawawa naman. Kain ng kain din yan. Kain ng kain. Kain ka ha, kain ng kain. Bawal naman sa iyo ang kape. Kain na muna eh. Kaya na kain mo nang ha. Kain diyan. Ay nako, sinasamahan ko sa pagkain. Pagka ako yan, nagdadala ako ng pagkain sa kanya para makakain naman. Kawawa naman. Sipa mo nang oh. Busin mo ha. Para yung mga anak mo mapadali mo. Kaya na kain. Kawawa eh. Kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa yun. Ito na yung mga lang mo na. Kain ko na siya, isang mga kapatid. Kain niyo isang kapatid. Kain kayo dyan. Pinapakain ko po at kawawa naman. Bulag na yung ano eh. Kawawa naman. Kain ng kain kayo ha? Yung isang anak mo, nasa na naman, napakalayas. Kain ng kain.
Para tumaba, kain na kain. Para tumaba, kain ng kain ng dalawang muning. Mag-ina po yan, yung isa ay nasa layasan. Good morning po at iniwan niyo po. Hapit ng kain. Nakakatuwang pagmasdan yung mag-ina. Kahit po sila ay animals, ay nagmamahalan sila. Kasi sila ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya kailangan mahalin din po natin sila kasi sila po ay ating kaibigan. Sila po ang ating pet na kaibigan po natin. Kagaya din po ng mga tuta o mga pet nating mga dog. Mahalin din natin mga cat kasi sila po ay mayroon ding damdamin. Napakaswerte po natin kasi tayo ay mga tao. Sila po ay tayo magpapakain sa kanila. Kaya lagi natin tatandaan. Mamahalin natin yung ating mga alaga. God bless po. At iliwan niyo po. Bye-bye na po. Love you all.